MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is an unpartisan program which intends to deliver an informative article that will keep the people of Masbate informed about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay inubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Training Club upang makatid ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, nabutin ang mga Masbatinyong naninirahan saan mang sulok ng daigdig. Laban ng kanilang likas at karapatan. MCDBN, na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at mapangakapuso sa kapamilyahan. NCDB, matutunghayan live sa www.livestream.com/NCDBnetwork. Ilalim ng pamumuno ni Executive Director Dalo Angkahas Uyunisi. Maipaabot sa lahat ang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mailabas at mapakinggan ang boses ng mga naapi. Hihimayin at bibigyan pansin ang mga bagay-bagay na sa aming tingin ito'y napapabayaan, naaabuso at kailangan ng pagbabago. Ito ang programang Tatsunog! Tatsunog! Mapapakinggan at mapapanood sa www.livestream.com/MCDBnetwork tuwing Sabado at Linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network. Makakasama nyo sa programang ito si Father Rene Envento at si kasamang Hiner Jenmag Magbuhos. Tatsunog! Yes, yung lugar na yan dyan na kung saan na, na-videohan po namin, yung mga butas po dyan sa gilid, natabunan na po ng lupa yan. So, pagka umulan po ng mga ilang minuto lang, so bumabaha po yung lugar na yan dyan. Tsaka yung putik naman po, ay nanggagaling po yan dyan mismo sa, dito na. Dito na si, hello engineer. Hello, engineer. Hello. Hello, 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 hello. Apa? Dali lang. Mga kasama, babalikan po ulit natin si engineer. Tatawagan lang po natin siya. Ito ba kasama ng Yung ang pagkakaalam po natin, yung lugar na yan dyan, yung may-ari ng lupa dyan ay si yung kay Lanete yata at saka Reveal. Oo, na sinisisi ng pinabot naman natin yan sa kaalaman ng Zindro. Sinasabi nila, andito na, makakausap na natin si Engineer. Hello Engineer, magandang hapon po. Hello? Si Sumas. Yung sinasabi nga ni Mayor Rowena Tuason, nasabi niya dapat yung mga struktura na yan dyan, hindi dapat na naitayo. Hello? Hello? Hello, sir? Live po namin kayo ngayon makakausap. Live po tayo ngayon sa programang Tatsulok. Kasama po natin ngayon si Father Rene Envento at si kasamang Cyrus Camara. I-open mo ba, engineer, yung sinasabi ni kasamang engineer kanina yung sa live streaming, www.livestreaming.mcdbn network. Andiyan sa Facebook, kung makikita mo yung video, doon sa sinasabi namin sa Boulevard. Hindi ko gano'ng marinig dito yung ano nyo. Pakikuha ko na pakiulit, no?
Ala. Yung kwang kasi engineer, ang ibig po sabihin ni kasamang Cyrus Camara, kung nanonood po kayo ngayon ng live stream ng iyong sa MCDBN. Opo, oy. Kasi may concern kami dito, engineer, lalo't nga madalas na po ang pag-ulan dito po sa may boulevard. Minsan na rin po namin itong naipabot sa inyo. Tapos ngayon nga madalas na po ang pagbaha dyan sa lugar na yan. Ayon po kay Mayor Rowena Atuason, yung city mayor natin, sinasabi niya na wala silang magagawang aksyon dyan sa lugar na yan. Dahilan sa iyan daw po ay national road. Totoo yan. Ganito kasi yan eh. Sige po. Yung boulevard kasi nagkaroon na kasi ng rampant na ano ba, rampant na reclamation diyan. Opo. Hindi ko alam kung paano nangyari niyan kasi concern ng DNR yan. Opo. Ngayon, ang problema natin kasi tuloy-tuloy ang pag-reclaim nila sa shoreline and yet na-neglect nila yung mga drainages natin yan. Meron tayong mga nakaabang na mga outlet yan para sa run of water. Ngayon, natatakpan nyo yun ng mga reclamation dyan. Hindi na nila iniisip na talagang gano'n ang ano, posibleng magkaroon tayo ng posibleng pagbaha dyan sa boulevard. Dahil sa yun nga, sa sinasabi ko, tinatakpan ng mga nag-reclaim dyan sa dagat. Mm-hmm. Opo. Uyog ko natin nga po. Yun nga, sabi ko, nakipag-usap na rin ako sa DNR yan. Ang sabi naman ng DNR, hindi nila saklaw yung ano kasi ang approval kasi ng forfeiture application kasi sa main office nila. So kami naman, in our part, yun lang, nilinaysan lang namin ito, yun lang, ang sinasabi ko, natatakpan na yung mga drainages natin dyan. In fact, nakikita niyo pag umulan dyan na nagkaroon na ng funding yung kalsada natin dyan sa Bolivar. Opo. Due to wala na nag-declad na yung ano, as effect of the continuous reclamation. Sana hindi pinayagan ng DNR na magtambak dyan sa gilid ng boulevard na yan para hindi sana matakpan yung mga butas na dalawin ng tubig para hindi yan bumaba dyan. Inga, yung sinasabi ko, yung reclamation kasi dyan under control ng DNR. Sila kasi ang nag-ano dyan, sila kasi ang kumbaga nagpahintulot yan na ituloy yung reclamation. Wala sa control namin yan kasi kumbaga outside the right public kami. Apo. So, kaya, yun nga, sabi ko sa DNR, na sana kung hindi mala-approve yung, ano, yung application for surely, for surelys, sasagutin nila yung mga applicant yan na talagang hindi pwede. So ngayon ang nangyari kasi diyan parang nakatinggal lang yung ano nila diyan application. Yes. Of course ang applicant naman presume na approve yung ano nila kasi wala mang reply din ang DNR sa application. Nila. Okay. So engineer, ito si CY Camara po. Kasi ganun sinasabi mo na ang Senro dahil sa mga applicants na nag-apply dyan, pinayagan naman ng Senro, yun ang cause ng pagbaha doon kasi natabunan na nga yung mga dapat daan ng tubig palabas sa loob nyo. Ano po ang pwede mong irekomenda kung meron man para ano ang mga safety measures kung meron kayong naisip para maiwasan ka po itong sinasabing pagbaha? Kasi alam mo naman, pag nagbaha, malaking abala yun sa mga commuters natin dito po sa siyudad ng Masbate na dumadaan po dyan sa boulevard.
Ano pang mai-recommend nyo para maiwasan po yon, engineer? Okay, tama naman yung ano nyo, pero yun nga, well anyway, nakapag-attend ako ng meeting doon sa sa LGU, city government, with the presence of yung mga committee chairman ng infra. Na-raise ko na rin yung mga issue na yan. I hope tuloy-tuloy itong pag-uusap sa sunod na mga patawag nila na meeting. Kasi na-umpisan ko nang i-raise na sila nila. So, at least man lang, magbigyan ng kaukulang action din ng DNR. Apo. So, ang kwa ko lang ngayon, engineer, nangyayari na po ngayon, nagkakaroon na po tayo ng mga madalas na pag-ulan. So, madalas na pag-ulan, madalas na rin na pagbaha dyan sa lugar na yan. At yung mga puting nga po na iniiwanan ng baha. So, sa ngayon po, ano po ang remedyo natin dyan para hindi nga magkaroon ng pagbaha sa ngayon po? For the meantime, i-deploy ko muna yung mga tao dyan sa maintenance, no? Ano lang yung dapat, anong kaya lang muna namin linisan namin yon. Pero yun na, sa carriage way talaga nakikita ko kasi mas mataas ang tinambak lupa kaysa doon sa kalsada natin, no? So, usually hindi na talaga siya makakadaloy doon sa paglabas doon sa pagpunta sa dagat kasi mas mataas ang lupa kasi doon kasi pagkada. Yun na yung effect ng tuloy-tuloy na reclamation dyan. Ano kayo? Kasi, hindi na imano kung saan ito papadaanin ng tubig. Kasi, yun nga, kasi nakabi ko, mas mataas ang lupang tinambak nila dyan kaysa existing na kalsada. Ano kayo, engineer? Nag-start na kami mag-usap dyan sa city government, lalo na dun sa Committee on Infrastructure Development. I-raise ko uli yung issue na yan kasi, yun nga, sabi ko, palala ng palala ng sitwasyon dyan sa Boulevard pagdating doon sa Kapulan. Ano kaya, engineer, sa kwang ko lang, sa palagay ko lang, ano kaya kung yung sinasabi niyong nakaharang dyan, meron naman tayo mga equipment na tulad ng backhoe. Diba, sinasabi naman ng Senro, hindi pa naman legal yung mga application ng mga yan dyan. So, on process pa lang. Ano kaya kung gamitin natin yung mga equipment natin tulad nung bako na matanggal natin doon sa may kuan yung nakaharang para kung sakaling umulan man maging may daluyan na ang tubig para hindi na mag-cause ng pagbaha dyan sa lugar. Ano kaya sa tingin niyo, engineer? Okay, gagawin natin yan. Pero alam nyo, may portion kasi dyan na nagkaroon na ng concrete fence. Opo. Hindi na tayo kapasok kasi sinasaroon doon ng pader. Pero doon sa portion na wala pa, gagawin natin yan. Hindi ba rin yung na-notice yan na nagkaroon na ng mga concrete fences yung mga property dyan na sagad pa naman doon sa carriageway natin. Yun nga. Na hindi ba lang ina-observe nila yung tinatawag natin na road right of way na 20 meters width. Pwede kayang i-apply na yun pero doon sa ngayon? Na kaya natin gawa ng kanal. Okay, gagawin namin yan. Okay pa. Sige po, engineer. So, asahan po namin yan, yung mga action nyo dyan na gagawin sa lugar na yan. Kasi kawawa naman po itong ating mga motorista, maging itong ating mga tricycle driver o di kaya yung mga taong dumadaan dyan, na kung saan kapag maulan o di kaya pakatapos ng ulan, ay laking perwisyo po yan dahil sa kung may dumadaan, si halimbawa makakasalubong mo yung malalaking bus, bali pinapaliguan po sila ng putik. Yun po ang panatid. Totoo yan, totoo. Next week, natin yan, napadalan mo ng mga engineers ko dyan. Okay. Para mahanap natin ang paraan kung saan natin pwede natin idaan yung mga temporary canal. Okay. Engineer, salamat po sa oras na
isinyer mo sa amin yung mga mahalagang oras mo. At sana po sa susunod yung pag-usap ng sinasabi niyo mga membro sa infra, sana po magkaroon kayo ng konkretong solusyon para po maiwasan yung mga pagbaha dyan sa boulevard na yan. Okay, tama kayo dyan. Kasi naumpisa na namin pag-usap. Ituloy-tuloy ko yan pag ano. Kasi sa sinasabi ko, hindi lang DPWS ang may concern talaga dyan kasama ang DNR tsaka LGU. Kaya kailangan joint effort ang gagawin namin yan para at least na mapaano talaga natin yan, mapagawa natin ng kanal yung boulevard na yan. Okay, sige po. Thank you very much. Thank you sa okay, opportunity okay. Sa sige programa po, maraming niya. Salamat po, Engineer. Okay, happy weekend. Engineer, from time to time, we will get in touch with you, sir, kung ano man mga problema dito sa atin, ano? Nasaklaw ng department mo, ng opisina mo. Salamat po. Oh, bukas naman ang opisina namin, no? Anytime, pwede kayong kumusel din. Kung mapag-usapan natin yung kung ano yung dapat gagawin natin dyan sa problema ng boulevard. Okay, okay po, Engineer. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Okay, thank you. Okay, okay. Happy weekend. Happy weekend to. Yung po si nakausap po natin si District Engineer Rene Roserda ng DPWH. May hirap yung mga kanang sitwasyon. Oho. Una, kasi nag-approve ng DNR para tampakan yung DNR. Dahil may inisip yung DNR na kung tampakan doon, makakaral din sa daruin ng tubig. Ngayon, nagbubaba ang highway, ang district engineer ang sinisisi at natanong, walang sabit yung DNA. Kumbaga sabi nga ni Engineer Serda, silang ugat ng kan dyan, kung bakit nagkaroon ng mga pagba dyan. Anyway, mayroon tayong na-interview natin itong taga-Sinro, si Engineer Arena. At saka si Engineer Migo, So, kaya lang yung kuha natin na interview sa kanya, hindi pa natin mahagilap gawa na yung ating kasamang si Jetro Cervantes ay nasa bakasyon ngayon. So, si ang kasama natin ngayon si kasamang JC Parion na kanina pa ito naghahanap doon sa file na yun, hindi niya makita. So, maraming salamat na kasamang Jess sa yung matyagang pagtulong sa amin dito sa na. Sa aking pag-analyze dyan sa boulevard na yan, in fairness sa DPWH, hindi naman talaga sila pala ang pwedeng sisihin dyan. Oho, tama. Ang pwedeng sisihin dyan, yung DNR. Kasi bigay ng permit na wala silang plano o zoning. Dapat bago sila magbigay ng permit dyan, kasi itong mga permit, yung pinapayagan nilang mag-develop dyan, tambak lang ng tambak para matayuan nila ng kanilang mga structure. Hindi rin na iniisip na tinatambakan nila, yun na pala ang imbornal o yung daluyan ng tubig. Kaya, hindi nila intindi yun. Hindi nila alintana yun. Ang sa kanila para makapagpatayo, makatambak, makapagpatayo ng istruktura para sa kanilang mga negosyo. So, dahil highway yon, yung boulevard is considered a national highway, ang napagbibintangan parati yung DPWH. Yung sabi nga ni Engineer Serda, bakit naman lalagyan namin ng imbornal yan na hindi naman kailangan dahil both side, nasa gitna nga ng kwano. Magkabilaan, tubig po yon. So ginawa nila parang may butas lang sila doon sa may gilid na kung sakaling umulan, may dadaloy ang tubig. Ngayon, nagkakaproblema na dahil nga dyan sa mga itinambak. Titingnan ko dati, sino ba yung tumatambak doon? Yung mga lupa doon, muna doon, politiko, di ba? Yun nga. Doon, may politiko at ano may ari doon. Yun nga, yun ang dalawa yun. Sa pag-submit sa iyo, sa pag-submit sa DNA, ano kaya pwede gilid sa DNA pa? Hindi gilid, kasi politiko. Ganun ba yun? Pangalawa, na mag-ari doon, yung mga business establishment, mayayaman yun, may pera yun. Sabi nga ni Mayor Rowena Tuason, sabi niya, dapat
ang may karapatan daw na magpa-hold ng mga yung gumawa nga na magtambak diyan sa lugar, yung taga DNR o taga Sinro. Dahilan sa sila ang may jurisdiction diyan kung bakit oo nag oo yung lugar na yan diyan ay nagkakaroon ng billing oh yung baga nagtatambak sila diyan. Tama po 'yon kasamang iner. Pag wala pang tambak, Sinro. Pag natambakan na 'yon, naging lupa na 'yon, may pakialam na ang city. Ang city. Kasi pag pagtatayo na ng building, kailangan may permit. Mag-issue ng permit ang siyudad. Oh, kaya nga sabi kung nila, kung wala pa yung tambak, talagang sa Sinro 'yon, jurisdiction ng Sinro. Pero ibang usapan nito, pag natambakan na, na-fill up na ng lupa, tatayo na ng building. Oo. Diyon ang pakialam na po ang city. Oh, 'yun ang sinasabi nga ni Rowena Tuaso, okay. Nasabi niya wala pa kaming karapatan diyan na magpahinto sa mga ginagawang pagtambak diyan sa lugar na 'yan, oo. Oh, di ang application ang ginawa naman ng taga Sinro. Sila naman ay nagbibigay lang ng application. So ang approval naman daw niyan ay nasa region o sa Manila. 'Yun nga application, pag nag ano nakita na ang sa application diyan, i-develop mo yung area. Mm-hmm. So kasi pag dinevelop mo, kailangan tambakan mo. Kasi kung walang tambak na lupa 'yon, mahirap magtayo ng building. Mm-hmm. 'Yun nga sabi ko, dapat ang Sinro bago mag-issue o mag-grant ng application o bago ma-approve ang application, dapat may kunting orientation sila sa mga applicants na ganito ang gawin nyo, ganito. Violation of this atong ginagawang mga patakaran, ay pwedeng i-revoke yung application nyo. Yun lang. Basta bigay ng bigay ang Sinro. Pero sa tingin ko talaga. At tama yun, Father, sinasabi mo. Nang karamihan ng applicant dyan, mapipera. Kasi kung mahirap ka itong ganito, may nasaga pa po dyan. Pag hindi ka kakikilala sa lipunan, ibig sabihin hindi ka mapera, hindi ka talaga i-approve ang application mo. Sa mayayaman lang yan. Kasi sabi nila, paano mo i-develop yan kung wala kang pera? Pero ito na pala sa iyo. Una, dapat intindihin ng DNR na boulevard yan. Ngayon. Ang boulevard kasi, daming dagat talaga yan. At mayroon dyan na daluyan ng tubig para sa pangailig din ba? Bakit ba pinapumbahan nila ang magmagtambak? Saan hindi na? At hindi ka natin na nagpumbahan? So, ibig sabihin, yung bahan-bahan na yan, ang una natin sa natin, yung DNR. Pangalawa, nagsabi pa si Mayor Rubina na nag-approve na building dyan. Wala nga dahil sa hindi nila sila pwede mag-approve ng kuan kasi nga sabi illegal daw yung mga kuan diyan. Sa ngayon illegal daw yung mga construction diyan. Oo. Ibig sabihin malaking building na diyan nakatitig. Sabi nga ni Rowena, sabi nga ni Mayor, sabi niya kung kuan nga yan, dapat aprobahan naman para maging legal din para makasingil naman ang city. Oo. As long na illegal yan, hindi nila pwedeng singilin yan ng ano, about sa mga structure na tinatayo nila. Ibig sabihin, lahat yun, walang building permit galing sa city government. Okay. Eh, anong gagawin ng ano ngayon? Dahil puro illegal yan. Mayroon ng, ayon kay Mayor, sabi niya, mayroon na silang mga hakbang na parang mayroon na yatang kasong isasampa dyan sa mga may-ari ng kwa na yun. Pwede yung squad ng dito yun kasi ilikad yung lahat na yan. Ang kwan naman sa part naman kasi ng Sinro, nakausap naman natin kasi nung tinanong ko si kwan na si Jerry Arena, sabi sa kanya, sir, dapat sa simula pa lang, nakita nyo na yung mga mangyari. Sabi ko, tulad nung, di ba, sabi ko nakalagay sa batas na bawal na yung tabuna mo yung mga seagrass. Sabi niya nga, pero sabi niya medyo inamin naman niya yung pagkakamali nila kasi hindi raw nila na supervise na bigla na lang nalaman nila may mga ginawa na nga diyan na mga pagtatambak sa lugar na yan. At kanina, maraming naliligo. Ang isip ko, gaano ba kasi ang dagat diyan sa Maliligo? Sa pagka-safe, Dre, medyo safe naman kasi wala naman mga basura. Ang problema nga lang diyan, dito sa may portion na yung may mga open drainage, yun ang hindi safe doon maligo kasi pagka maglo-low tide na, ang current ng tubig palabas.
So yung mga basurang galing sa loob, lalo yung mga walang CR dyan, kumbaga, yung CR nila, yung dagat na mismo. Bagsak agad sa dagat. So, magkasakit naman dyan, sa sinin naman DOH naman. Oo, oh, yun naman. Wala sa sinin ng DOH, DOH naman. Wala po kami kami sa daluyan. So dahil mo lang dito, aapaw sa kalsada. Ay, isa pang nakikita ko dyan. Kami sa short statement. Ano yung tabi? Post po sa desk ni ex-barangay captain po. Isa pa, because pink. Yung tinatawag na ano ba yan, ano, sa embarkadero. Isa pa ting lahat, walang istruktura nun. Yes. Walang istruktura. Dito lang banda. Kasi ini nakasiguro na nasa planet na nila na yung dagat, dadaluyan na yun ng mga tubig galing sa kabahayan ng magbabahan yun. Kasi hindi pa po nagkakas. Kaya dito dati, dadaluyan ng tubig, pinarahan. Yun ang ano, pinipicture ko rin sa tagalitin. Payag ng payag dyan. Sensitive po kami. Tsaka yung nakikita ko pag kasamang si Oya, magiging malaking problema dyan pagdating ng araw kung halimbawa niya. Kasi maaaring mga after 5 years or 10 years, baka wala ng barko makapasok dito sa atin, sa loob ng syudad. Gawa na paliit na yung daanan ng barko. Simple at distance ng mga lupa din na ginagawa ng barko. Ayan yung iba, medyo mababaw naman ang parte na yan din ang dinadaanan ng barko. So yan, pinangangambahan natin na baka dumating ang araw, magkakaroon naman ng ano na yung kuwan nga dyan na hindi na makapasok yung barko. So ang mangyayari dyan, mag-uupa na naman ng kuwan ng gobyerno natin para tanggalin yung mga lupa na yan, para maging malalim na may video yung mga na yan dyan. May po na gabi. Oh. So may limitations yun. Hindi basta nilang ganun ng ganun. Pati mga mangingisda dyan sa Boulevard, sa Barangay Ibingay. Nagre-reklamo kasi yung park na yun, doon pa sila naging isda. Yung mga marginal fishermen natin. Kung papalaot sila, wala silang kapital kasi wala silang pangbibili ng net para sa deep sea fishing. Doon sila sana sa pang-araw-araw doon nagkakuha sila ng mga isda dyan. Binibinta nila sa ano, nakaka-income sila. Ngayon na wala ng trabaho, na wala ng income yung mga fishermen natin dyan kasi panay na lupa ang nasa dyan. Ibig sabihin, pati yung Malakaya natin, naipiktuhan sa ginawa ng DNR. Apektado. Pati yung mga nabibiyahe, dumadaang sakin dyan, naipiktuhan sa ginawa ng DNR. Sila nagbawal, tulad ng coral rocks. Bawal yung magkuha niyan, magbawal. Pero yung ginagawa pagtambak, isubra pa yan sa nagkuha ng rocks. Kasi natapulan ng mga coral rocks. So, grabe ang permisyo. So, dapat siguro mag-isip-isip ang taga-DNR dito sa Masbate, ang mga opisyalis ng DNR. Mayroon pa tayo dyan na picture dyan sa bahagi pala ng, dito sa dulo ng Barangay Nursery. Yung mga itinatayo, mga struktura ngayon dyan na yung mga puno ng mangrove, pinuputol dahil lang sa may itinatayo po dyan na mga hotel daw yan, pero mga cottage yan. Yung mga short time dyan. No? Illegal pa naman yan. Illegal pa rin. Walang permit. Tapos, patuloy po yung kanilang mga construction dyan. Pagtatayo ng mga ganyan mga room. Tapos, yung mga kwan nga, yung mga puno ng mga bakawan na pinuputol po. Then, nakuha na po natin yan ng video. Din mamaya po ipipli natin yan din. Kasama na rin pong ipapakita natin yung pagkipag-usap natin o yung interview natin kay Jerry Arena ng Senro. Magbabalik po kami, mga huwag po kayong alas. You sent me a card from paradise with coconut trees and a turquoise sea. Little note that closed with X's and
bring me the sunshine. You bring me the sun. Bring in the sunshine to everyone. Okay. So nagbabalik po li ang programang Tatsulok. Anyway, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, yung pong sinabi namin na ipipli namin yung interview namin kay Jira Arenas at saka yung kuha namin dyan sa mga yung mga estrukturang dyan na itinatayo dyan sa lugar. So pagpawahan niyo po at hindi po namin para may palalabas dahil lang po sa hindi po talaga makita ni kasamang Jespar yun, yung file na yon. So, balik ho tayo dito sa ating kwan. Alipat ho tayo sa pag-uusapan natin. Sa usapang Tatsulok. Yung kwan naman dito, yung problema, yung nangyari po kagabi dyan sa bayan ng Milagros Masbate. Na kung saan nagkaroon ng barilan sa loob ng sabungan. Tapos ang nakuwampo dyan, may pulis na imbuelto dyan sa, makikita natin dyan sa, sa ating screen na, yan po yung sabungan sa bayan ng Milagros na kung saan nagkaroon na ng barilan dyan. Tatlo po dyan ang nasugatan. Problema po dyan, nakakuha po kami ng spot report. Medyo nahino po ako sa pagbabasa ng spot report. Dahilan sa iyong biktima, nababanggit po dyan ng mga suspek. So, pwede ba yung kasamang si White Father na iyong biktim maging suspek? Nakakuha sa blatter nila, mga biktima ito, nandito raw sa Masbate Provincial Hospital. Tapos, doon naman sa mga suspek, nandun naman yung mga pangalan nila. Siguro, dapat nila, dapat din sa mga polis, alam niya ano yung description ng victims at ano yung ibig sabihin sa suspect. Kasi pag hindi niya alam yung victim at ang suspect, hindi nila ma-identify yun. Yung mga blatter nila na ganito ay hindi maitindihan sa immediate na mating. Kasi ang alam ko yung blatter na kahit hindi ako naka-witness sa aksidente, nang mabasa ko yung blatter na yan, parang nakita ko na rin ang aksidente. Pag naka-witness na rin ako sa aksidente, yung ganyan. Sige, Dip. So, yan ang ako na yan nakikita sa yan ang nakikita sa baka naka-off yung mic. Ating report. Anyway, balikan po natin si Father mamaya-maya dahil sa medyo may problema yung kanyang mic. Okay. Ano yung Father? Pakiulit para sa kalama sa mga ating mga taga subaybay. Ito yun ang ito kasi yung mga ang kitang pagtingin ko kasama sa blatter na kahit hindi ako o wala ako sa aksidente, nang mabasa ko yung blatter, parang ma-imagine ko na kung ano ang nangyari sa aksidente. Mm-hmm. Yung ganyan sana ang laman ng blatter. Kasi may magre-report doon, i-supervise naman yan ng mga polis kung paano yung blatter ma-arrange ng tama para yung magbasa ng blatter. Parang nandoon na rin siya sa aksidente. Mm-hmm. Yan. So nakikita ko ngayon sa blatter, hindi ko alam o kakulangan lang ng pag-record na hindi masyadong na-emphasize ano yung victim at ano yung suspect. Mm-hmm. Yun nga, parang kasi pag mangyari kasi, kung mabasahin mo yung karamihan sa mga report, ma-identify mo, ito yung victim. Isang victim, yung biktima. No, biktima. Yung suspect, yung alleged na siya yung nagbibiktima. Mm-hmm. Yun ang ating dapat na ano din yan sa hanay ng kapulisan. Paano sila magdokumento ng mga ganitong mga aring dokumento?
Sa iyo kasamang si Y, ano yung observation mo dito sa nangyari diyan sa bayan ng Milagros? Kung pagbabasa natin yung spot report na ibinigay sa atin ni PO to Rico, itong blatter, itong spot report ay base sa blatter na binigay sa kanila nung isa sa mga victims daw. So, binasin nila ito na spot report doon nga sa blatter. Pero, may sabi dito, yung suspect o yung victim, naging suspect yung isa. Ganito po yon. Ibig sabihin ng blatter na ito, ang suspect, ibig sabihin, siya nag-umpisa. Siya nag-umpisa ng gulo. Pero dahil kahit na siya nag-umpisa ng gulo, siya naging biktima. Ibig sabihin, yung kalaban niya, bumbanat din sa kanya, nag-risk back, kaya siya tinamaan. So, suspect na siya, pero siya naging biktima. Pwede mangyari yun. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede mangyari. Pwede kayo parang Swiss. A victim can be a suspect. A victim can be a suspect. Pero in the absence of the statement na sabi nga na nag-risk back yung kalaban, o sabi, lumaban doon sa suspect, hindi naman binanggit dito sa blatter. No, kung sino yung mga nakalaban. Kaya naging malabo ito ang blatter. Kung bakit naging suspect si ang victim. Hindi nila inalabas na bumanat din yung kalaban ng suspect. Yung pagkapagyayari ganyan. Oo. Para palabasin siguro na talaga ang bumanat hindi yung sa kabila, kundi itong suspect. Kasi siya na ang victim, siya pa ang hindi suspect. So siguro, alam naman natin, hindi naman sa lahat, may mga pulis naman tayong magagaling. Siguro yung nag-record ng blatter, kasi siyempre, sa dialect na mas Batinyo, itatranslate mo yun sa English. Kung medyo may kahina, mahina tayo sa pag-translate sa English, kung ano la dun, kumisa naging literal ang pag-translate sa English. Bakit ano? Pwede may Tagalog yan. Oo. English talaga yun sila. Hindi kaya kasabang CY ang naging dahilan dito, parang may tinatakpan dito? Kasi yung nakarating sa atin na kwento o yung impormasyon na atin natanggap, may imbuelto dito na pulis. Sabi daw. So hindi nakasama siya dito sa sa ginawa na blatter. Kung titingnan mo ang blatter, talagang one-sided ito na blatter. Pero sa ngayon, kasi wala pa naman tayong basihan talaga, hintayin na lang natin yung investigation report ng pulis. O doon natin malalaman kung ganun pa rin o nagbago na yung stand ng pulis tungkol dito sa blatter. Ang ano-ano ko lang dyan, kung may pulis nga, kung totoong may pulis dun sa Sabungan, ako pwede akong maniwala na may pulis kasi marami akong Sabungan na puntahan, maraming pulis na nagsasabong. Kadalasan pa nga, pulis pa ang nagbibitaw ng manok. Hindi ko malaman kung on duty, off duty, itong mga pulis. Pero ito may mga ano na, may directives na noon pa ito. Na ang pulis bawal na sa mga night spots. No? Mag-inom na may dalang baril, ulala kung naka-uniforme, naka-civilian ka, may dalang baril. Bawal. Bawal na rin sa mga pasugalan tulad ng Sabungan. Kaya siguro nakalimutan na ito. Gusto natin tawagan si ating provincial director, si PD Alex Sampaga. Na baka, sir, baka pwede mong i-remind sa mga kapulisan na itong direktibang ito ay noon pa. Pero parang sa tingin namin dito ay napabaliwala na ito na direktiba na ipinatupad noon pa. Baka pwede mong i-remind, sir, ang itong direktiba ito sa ating mga kapulisan. Kakarugtong yan, kasamang CY. Pag may aksidente, pwede mong mag-respondi ang polis na civilian? Pwede bang mag-respondi ang polis na naka-civilian? Depende sa urgency. Depende sa urgency. Halimbawa, bahay mo yan,
Di mo naman alam na may mangyayari sa kapitbahay mo. Mm-hmm. Oh? Nakita mo na talagang magpapatayan, mm-hmm, may papatayan. So, yun, sabi, urgency yun. Mm-hmm. Pwede ka makialam dun kahit na hindi ka nag-uniforme. Mm-hmm. Pwede yun. Depende yun. Pero sa ating depende sa operation yun. Pero sa ating kaalaman, may police na na-involve sa shooting dito. Opo. Mm-hmm. Kung siya ay naka-civilian at irason niya na siya ay nag-respondi, ay hindi pwede yun. Ah, hindi. Hindi pwede. Actually, sa tingin ko dito, kung may police nga daw na involved sa shooting incident nito, ibig sabihin, yung police nagtataya doon sa sabungan. Pumupusta. Ibig sabihin, dinabag niya yung palisiya ng mga yung police. Yung directive. Iba ng mga police. Actually, itong police daw, hindi naman ito nag-respondi para awatin yung gulo. Dasa loob itong police. Nasa loob. Sabungan. Sabungan. May dalang baril. Hindi natin masigur. Pero ang sabi, may dalang baril kay polis nga. Nakasibilyan siya. Nakasibilyan. No? Kaya nga nakasibilyan, siguro nagpupusta doon sa sabungan. Okay. Yan ang sinasabi kung gusto natin ipaabot kay PD. Bakit nangyayari pa itong mga, may mga kapulisan pa tayo na despite of the directives na ibinaba na, parang nakalimutan na ata yun. Nakalimutan na. Sa experience ko, Bro CY o Bro Siner. Ito po yung mga kabrado, ito po yung experience ko. Pag may fiesta, kasi pare ako, pag may fiesta, sabihin, Father, ang ating misa ay sa antibisperas lang. Okay, bakit ho? Sabi niya, sa ano kami pinayagan ni Chief magsabong sa kahulugan, yung kapistahan talaga. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung police ba yun ang bibigay ng permit na magsabong? Mm-hmm. O sila yung magdakip ng mayroong sabong sa mga fiesta? Ito po, Father, actually, kung totoosin natin, bawal yun. Kasi pag fiesta, siyempre, sino ang patron ng lugar? Sabi nga, in honor of Saint, ibig sabihin, dapat magsimba. Sa simbahan ang punta. Ang nangyari dito sa atin, sa halip na sa simbahan, mas marami pang pumupunta dun sa sabungan. Sabungan ay simbahan. Ito, kasi naging tradisyon na ito. Actually, kung tutusin, kung if you go direct to the point, mali. Mali. Kaya nang binibigyan ito ng, sabi ng pangunawa, kasi tradisyon na ito. May sabong, kunting, para magkaroon ng kasiyahan yung mga barangay folks o kung saan dyan, pinapayagan naman yan. Pero sino magdakip nun kung mayroon? Wala naman. Hindi. Sino magbigay ng permit nun para magkaroon ng sabong? O kasama niya sa pagdiriw ng kapistahan? Ayun, actually verbal permit yun. Parang consideration na lang. So ibig sabihin, pwedeng dakipin ng polis yun? Oo. Pwedeng dakipin, pwedeng hulihin. Pwedeng hulihin. Ngayon, pag ang pulis nandiyan sa sabungan, paano siya, paano hulihin yung sabong, ang sabong, inandiyan pala siya? Ayun nga. Tulad sa nangyari sa aksidenteng ito. Yun ang kwa na yan. Paano yung kampanyan ang kaniyang tungkulin bilang pulis na hulihin niya ang mga ganitong activities sa kanilang bayan, siya mismo nandoon sa loob. Nagpupusta. Nagpupusta. Eh, paano kung hindi nagkaunawa sa pustahan? Ipulis pa ang kapustahan mo. May dalang baril pa. ito po, para sa kalaman po ng ating mga manonood sa ibang lugar, hindi lang po sa Masbate, ito po ang mga nangyayari dito sa probinsya ng Masbate, na kung saan marami pong krimen ang nangyayari. Nandiyan na po yung mga nakarang araw din lang po. Mm-hmm. Mayroong barangay chairman naman. Barangay chairman ba o ex-barangay chairman? Presently. O, barangay chairman naman sa bayan ng Placer, dyan sa barangay Mahayahay. Binaril naman ito, namatay. Yun palang bro. Yan, nandiyan po sa ating. Balik natin yung sa Milagros. Sa Milagros. Ayan po yung sasakyan na nahagip po ng bala. May sasakyan na nahagip ng bala. Sino sasakyan po yan? Sa ano naman? Yan ang natin ang sasakyan na yan. Kung sino mayari. Yan ang tama ng bala. Tama ng mabuti walang tao dun sa loob. Sa loob. Kung may tao sa loob, baka yung pa ang namatay. O tinamaan ang namatay. Yan talaga. Kaya matindi yan o kwa na yan. Pwede. Siguro, baka bumalik ulit tayo doon sa yung nakakalimutan natin na mga
Oh, nakasaad po diyan sa ating tungkulin na yung oh, yung ating mga kapulisan kung saan sila, kung saan lang sila po pwede at hindi po pwede. Kasi sana, po, sana malaman natin kay PD anong gagawin, anong action diyan no sa PNP oh, ng ano, ng MPS ng ano, ng Milagros kasi hindi naka, yan hindi magandang ano yan. Limbawa, limbawa sa nangyari. At yun na yan, balikan natin yung nangyari sa Placer nung nakaraang araw na isang kapitan binarlis ka niyang bahay. Sa lupa ng bahay niya. Ng bahay niya. Oo. Na inuugnay na Manila sa darating daw na eleksyon kasi siya ngayon ang kasalukuyang kapitan. Mayroon nagsasabi na hindi naman daw ang mayroon nagsasabi na dahil daw sa baka involved siya illegal na drugas o ibang pang mga hindi maganda niyang mga hindi maganda niyang relasyon sa kanyang kapwa o may naabusuhan siya, hindi natin malaman kasi minsan ang politiko minsan gumagamit din sa kanilang mga power para sila panatila kanilang kapitan. Pero iugnay naman po natin kung ang patayan kay kapitan ay dahil sa eleksyon, bakit ang nangyaring ambos sa corpus? Sa eleksyon pa rin yun? Hindi naman sa eleksyon yun kasi hindi naman yun politiko nga barilan yun. Pwede siguro ito nangyari kay kapitan sa Yang. Ano, sa Yang. Kapitan Yang. Pwede siguro ma-relate sa ano yan. Sa eleksyon yan. At saka yung nangyari sa kay Kagawa Titing Francisco sa eleksyon din yan. Yan. Pero yung ambos doon din sa Balino, interview statement kung sa nangyari po kanya. Asa hospital po yan. Kung saan sinala po yung patapos po yung pamamaslang doon sa loob ng kanyang bahay ay nagawa pang isugod o sa hospital. Ngunit sabi ng doktor ay di doon arrival na po ito. Ang mangyari po ay Mahal po na gabi man. Si Jetro Cervantes po sa MCBB. Power po po matabi ng mga bigya po din sa Baranda. Mapuala po tabi ng isang short statement po ng interview. Post po sa death ni ex-barangay captain po. Baka nangyayari ito. Tapon na oras po. Mapagal na oras po siya. Baka may kinalaman sa pagpapilisan ng mga pagpulisan sa mga bagay po lang niya dyan. Paano po siya ano, na balik po? Nagka-copy kami na sa may license folio. Nakatatapos na naman mag-copy tapos may nag- Oo, may maraming nakapal siya na kasamahan natin na after 10 minutes pwede makalaga sa ating program ng sabi sa pano, magiging mas muna tapos daw doon sa program. Amo po ito? After 10 minutes po? Bawat pumasok na katao. Maglaro sa ilamaan sa iya, kami po sila, lagi po muna kasi ilamaan sa iya. Simpatimplahan niya kasi. Kaya, mayroon naman ang dimension. So kaya siguro isa yan sa mga kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong krimen sa so habang ginititipsahin mo po yung sinasin sa pati ako po ito nangabati ka po sa ito hindi pagkatapos po sa itong nangyari itong ating mga kapulisan ay parang binalikan niyo si barangay captain ito pangyari sa iya amit na nakita niyo na di po hindi niya tama sa ulo pero po ang tama na bali sa iyo duwa kabilo sa ulo po yun siya siguro ang so ngayon pagkatapos po sito na ano sito na sila nanon po mga sumunod na pangyayari pwede baka pwede ipaalala ulit natin ito sa yung mga kapulisan itong mga bagay yung mga so nakita niyo po ang mga para
sa ganon, eh, magkaroon naman ng katahimikan itong posisyon ng masabate. Dahil lang doon sa bawat krimen. Sakas kayo sila sa motorbike. Pero ano motorbike? Sindala na tulog. Tapos bili po ninyo na kilala ko. So at saka yung mga naging na mamukha ko yung mga pamilya na nabigyan pa nito sa mga krimen. Sana mapigyan naman ng polisya. Wala pa tayo na wala pa tayo. May tanong ko rin na kay kasama sa Eros Camara yung tungkol doon sa tinatawag na press conference ni producer director Sampaga. So ano ba yung pag-usapan doon? Nagpon nila sulot, tahog ba sila sa kamay nila? Wala sila na tahog. Nakatalo. Nakatalo na sila. Kaya gabi rin hindi po sila makita ng hindi po. Na po ang ginamit na motor? Sa base po sa tinabot ng sama ng informasyon, inang kuno daw ang click number sa tinabot na ang ginamit na. Hindi ba nila nabanggit din doon o pinakita yung mga kasama pa na sa kundisyon? May kwan po kaya sa nahuli sa ba yung sa narin? Hindi ba narative din pa ano, narin kung nangyari so amo ko ini ani yan ako na natayin ko daw kay captain opo itong ani ko na sabi nito na pa-contact ni conflict ko mismo ni sa barangay captain amo ko ini yan na barangay captain ng bingo ko sa ang illegal fishing para mo mention doon. Baka doon nakatupok lang sila doon sa mga drugs. Pagsugod nyo po, madam, kay tama yun. Nagro-reklamo ng mga marginal people. Nagro-reklamo. Buhay pa po siya sa sinubod sa ospital? Then on the rebellion. Warap po ba siya binili sa iyo last ano tawag na naging pagkukunan ng kasama ng kasama na po ito na makita niyo na paano si expecting do sa iyo ano pero po ang tamang lesson niya sa ulo, ang lagi sa ulo. Yung bahit, low ka na. Yun ang masama din, yung pag-ilagon. Ito natin tawagan ng pansin, ang ating mga maritime, yung Coast Guard. May Coast Guard daw doon na sa tali? Doon sa may parking yung isla doon. Ang Hintutulo. Hintutulo. Ah, mayroon doon? Doon doon sa kalapit ng Hintutulo. Tapos doon daw na nag-upload itong mga ang nagawa niya, Coast Guard talaga o parang ito yung Coast Guard sila. Ano ba yung Coast Guard? Alam mo, okay. Sinasabi ka lang naman lahat. May salaman. Meron talaga. Meron doon. Walang salaman lang. Pero palangga niyan. Amo mayor. Sobrang palangga niyan. Saan ko sila makaunin? Ang mga kailangan sino po ma'am na nangyari kay Laser ex-captain na
huwag nyo na pong antayin na makakumpasitigong. Yan ang binigay ko sa Autoridad ng Pulisya. Pagka naulang kumisan doon na pasawagan namin ang kardinal. May sabay naman ko kasi parang nakapukos yata ang pagkumpasitigong nakapukos sa drug. Ang pagkasama. Maraming una, narinig ko yung illegal fishing na yan. Na hindi talaga mahuli-huli at ipapahinto. Pag hindi yan mahuli, parang totoo rin iniisip ko na binabayaran sila ng may-ari ng pangisdaan. Sana nagkamali ako sa iniisip ko na, na hindi. Ang alin ang sinasabi mong may bayan? Yung lagay. Yung naka-uniformado, kung nakipin nila, kapalit noon yung halaga para makalap. Yun talaga ang sinabi sa akin, nabayad ang mga yon. Ah, totoo kaya talaga? In the absence ng concrete na evidence, hindi naman natin masabi na talagang yun. Base lang yun sa salaysay ng mga marginal fishermen doon. Yun ang sabi nila. Alam nila ang collector kung sino. Alam nila kung sinong tumatanggap ng galing talaga. Yung tatawag na fishing payola. So tama talaga na isip ko. Tama may, yun. Tama. May bayaran talaga sa... So yun ang pagpapasihan natin, yung sumpong sa akin ng mga tao doon. Tama yun. Pero sabi ko nga, wala pa naman tayong konkretong ibinisan na walang nakita natin. Walang resibo eh. Walang resibo. Siguro, baka pwede natin pasyalan ang lugar na yan para mangyari naman ganun. Ano kaya may mga pagkakataon tayong pupunta sa Barangay San Antonio ba yan? Yung doon na banda, yung mga area na yan. O, para nandyan, makumpirma natin yung mga sumbong na yan. San Antonio saan yun? Sa Balon ata yun? San Antonio, hindi na kailangan pumunta doon. Yan lang mismo sa Balon. Ah, sa bayan mismo? Doon mismo sa Balon. Mga mangingisda doon, magtanong kayo. Sige. Sige. Para mag-imbestiga tayo doon, makuha natin yung mga kwan talaga nila. Tapos, kaya doon sa Palani mismo, yun ang mga fishermen din tayo doon. Sige, punta natin yan. Sige, makuha natin yan sa mga susunod na araw. Kamaliban dyan, na illegal fishing na yung mga fishing vessels. Marami din talaga doon pag ano mo sa Palani papuntang mga coastal barangay diyan. Putukan namang dinamita. Dahil naman fishing naman rampant diyan. Kaya nga sinasabi ko, nag-put up sila ng mga resort, beach resort. Paano sila magkakaingan nyo, maka-invite ng mga turista na pumunta diyan na pag narinig ng mga turista sige putok diyan sa ano. Siyempre matatakot 'yun. Ano pala ginagawa ng mga bantay dawat doon? Mga bantay dawat? Sorry, bantay dagat po. Ano pala bantay ginagawa? Bantay dagat? Opo. Kamali. Hindi na natin. May ginagawa naman sila. Binabantay lang yung dagat. Binabantay talaga yung dagat. Ang dagat lang binabantayan. Hindi naman pwede nakawin yung dagat eh. Yung operation lang doon ay dapat bantayan nila. Yung klase ng paghuhuli sa isda. Pero ang binabantayan talaga nila yung maliliit na mangingisda. Oo. Hindi yun naman yung malalaki mangingisda. Ayan. Yun yung binabantayan nila. Yung walang kakayahang magbigay. Aywan ko. Pero yun ang napapansin ko doon. Yung maliliit na mangingisda. Siguro pwede na nating address yan kay Digong, paka-upo na paka-upo niya din sa mga programa natin, no? Tawagan natin sa programang Tatsulok. Ay ito ay umiilaw para sa hostisya at pagpatay-pantay ng ating sambayan ng Masbatinyo. Kaya ang Tatsulok, nang makita na mayroon siyang inaabuso at sinamantalahan, patuloy itong sumisigaw at patuloy naglalantad sa katotohanan sa ginagawa ng ating mga kasamahan o kababayan sa Masbate. Sa ating mga otoridad, naging biktima ng ating mga otoridad, na silang sanhi o papabaya sa biktima, sana bigyan naman ng linaw at hostisya yung mga namatay. Kahit mayroon na silang ma-report na nadakip na ang nagpatay, na hindi lang mapunta naman lang sa kalimutan yung mga kaso at pagpaslang. Tulad ng nangyari sa Milagros, sana naman iwas-iwasan natin at ating pag-isipan na tayong mga PNP ay alagad ng bayan at hindi para dumihan ang karangalan ng bayan. Ang Tatsulok ay patuloy na sumisigaw at nalalantad sa mga ilegal na gawain sa ating probinsya upang ang kapayapaan at umahalan ay mamahara sa atin. Ito, kasamang Brad Hiner, Brad Siway. Mukhang naubusan tayo ng oras. Okay.
Anong kamo last message nyo kasamang siway sa ating mga taga-subaybay? Yung mensahe ko ngayon na yung sa mga ating mga kapulisan na sana pangalagaan nila yung katapakanan ng ating mga kababayan. Yung sabi nga, yung safety. Kasi yung ano ng mga kapulisan, to protect, to serve and protect. Pero kung sila mismo ang involved, paano nila ma-protect yung mga tao, yung mga mamamayan? Kaya sana, hindi man mabigla. At it may proseso. At it may makita yung proseso tayo. Yun lang po. Sa ating mga kapulisan, ang masasabi ko lang po, di ba yung sinumpaan yung tungkol na bayan muna bago sarili. Hindi yung sarili muna bago bayan. Parang inuuna yung bulsa. Huwag naman sanang ganun. Dapat kung ano yung sinumpaan yung tungkulin, gampanan nyo. Or kung hindi man, hindi nyo magawa, mag-resign na lang kayo. Umalis kayo sa inyong tungkulin na yan. Yun lamang po ang aming masasabi. Sa mga susunod po namin na programa, abangan nyo po at tatalakay naman namin ang tungkol sa operasyon ng Minahan dyan sa bayan ng Aroroy. Kasi hindi pa kami kompleto sa mga data na pinapaabot sa amin, bagamat mayroon na po kami, mayroon na mga sumbong. O, kaya lang gusto namin pantay-pantay na na pagbabalita o paglalahad ng mga kuro-kuro. At ating pasalot si Brother CY na nakasama natin ngayon. No? Nagbigay din sa amin ng dagdag kaalaman sa discussion. Tsaka yung matyagang ni kasamang Dispario. Si Brother Gis. Dahilan sa... Mas mahaba pa yung time ni Brother Gis paghahanda kay sa ating programa. Medyo... yung Inchan Mingo, sa'yo na yan, bro. Anyway, hanggang sa susunod po naming programa, ito pong programang Tatsulog. Ako po si Kasamang Hiner Magbohos. Ito si Renfather Invento. At ako naman po ang guest dito, si CY Camara. At sa sabing magandang hapon sa inyong lahat. Ito'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Maipaabot sa lahat ang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mailabas at mapakinggan ang boses ng mga naapit. Hihimayin at bibigyan pansin ang mga bagay-bagay na sa aming tingin ito'y napapabayaan, naaabuso at kailangan ng pagbabag. Ito ang programang Tatsunog! Mapapakinggan at mapapanood sa www.livestream.com/mcdbnetwork tuwing Sabado at Linggo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network. Makakasama nyo sa programang ito si Father Rene Invento at si kasamang Hiner Jenmag Magbuhos. Tatsunog! MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that will keep the people of Masbate will inform about the biggest happening in the world. MCDBN, ang MCDBN ay inubuo ng mga batikan mamamahayan mula sa Masbate upang makapit ng mga sariwang opinion at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, nagupin ang mga Masbatinyong naninirahan saan magsulong ng daigdig para paglaban ang kanilang likas at karapatan. MCDBN, katuwa at kayagawan ng mga Masbatinyo sa pangitipagbaga sa kahirapan at sa masalimungkot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang papakapi at napangakutin sa katamunyan. MCDBN, matutumayang lahat sa www.com/mcdbn.org.